Lagpas na umano sa 50% bed capacity ng mga COVID isolation at quarantine facility sa Puerto Princesa ang nauukupa ng mga individual na may COVID-19 at mga close contact nito. Sa datos ng Incident Management Team, tinatayang nasa 450 na ang nasa loob ng mga quarantine facility na ang kapasidad ay hanggang 700 lamang. Kaya pa siyang mat-accommodate actually, and more than half na yung kanyang capacity. Ano? Kaya pa naman, wag lang padami ng padami. Hindi pares nung ating nagsesearch po tayo. Ano? Now, malapit na siya sa around 450 ang estimate ko. Pinagsama nandoon yung ating mga close contacts at saka yung ating mga positives, yung mga confirmed. Ano? Magkakaiba silang lugar. At kaya po yung mag-cater hanggang around, nasa around 700. Kinumpirma rin ni Dr. Frederick Kicho ng Palawan Cooperative Hospital na ramdam na rin umano ng ilang ospital sa lungsod ang tumataas na aktibong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa dahil wala nang bakante sa ilang mga COVID units nila. Kung malalaman mo dito sa loob ng sistema ng ilang mga ospital, sa kasalukuyan kasi ay nasa loob ako ngayon ng COVID service. Mm-hmm. Ang meron po kaming isang kaso ng pediatrics na merong COVID at hindi na kami na-accommodate doon sa tinatawag namin COVID suites dito sa isa nating ospital. At ibig sabihin yan, puno yung COVID suites natin doon sa exclusive para sa mga COVID cases. At nandito kami sa isang special isolation unit ng hospital na. Samantala, sinimula na rin umanong i-redeploy ng city government sa mga isolation facilities ng lungsod ang kanilang mga nurse na nagsisilbi sa vaccination team. Ito ay para tugunan ang mga pasyenteng may mga sintomas ng virus. Sa ngayon, ay ramdam na umano ng mga kawani ng incident management team ang tumataas na kaso ng COVID-19 mula sa kanilang contact tracing team hanggang sa mga testing facilities. Right now lang talaga ay dagdag na talaga yung trabaho ng iba't ibang personnels ng ating IMT. Kasama pa po yung ating mga quarantine facilities po doon. Kaya ngayon iba mga nurses namin na nandito naka-deploy sa vaccination, nire-deploy na, kinuha na, nilagay na doon sa ating mga quarantine facilities kasi marami na rin yung nasa quarantine facilities and isolations po right now. Paalala ng mga otoridad sa publiko, mas doblehin ang ginagawang pag-iingat dahil hindi nila tiyak kung hanggang kailan magtatagal ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.